Buboy, meron daw madugong lihim. Inihahanda na ni Buboy ang pulang tela at masking tape dahil ramdam daw niya paparating na ang kanyang bisita. Ang kanya raw, buwan ng dalaw. Regular po itong dumadating sa akin. Para akong girl lalus. Lagi akong dinadalaw, lagi akong dinadatnan. Sa pagkakakilala ni Buboy sa kanyang sarili, simulat sa pool daw, siya'y lalaki. Yun nga lang, buwanan din daw siyang nireregla. Bilang patunay, ipinakita niya sa amin ang mga natagusan niyang underwear at kutsyon. Ito po yung pinagbakatan ng pinagiregla ko po. Tsaka ito pa po. Naintindihan ko po yung mga babae, nagkakaregla po sila. Mahirap po. Malansa yung dugo. Meron po magkaregla. Anong nararamdaman mo ngayon? Medyo masakit po yung wet po ko. Mahapdi. Ouchie. Lagi pong sumasakit yung butas ng tumbong ko. Sobrang hindi ko na po kaya. Sobrang sakit po talaga. Ouchie, 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 ouchie. Grabe. Masakit po. Kinabukasan, siya'y dinugo. Akala ko. Natakot ako. Akala ko normal lang. Pero paulit-ulit na eh. Hindi ko na alam yung gagawin ko. Sobrang scared ako. Nakakatakot. Grabe. Pero nireregla ba talaga siya? Katorse anyos lang daw si Buboy nung una siyang dinatnan. Akala ko nakakain lang ako ng panis na tae kaya sumakit yung tiyan ko. Tapos pagtingin ko dun sa may likuran ko, sa may wet po ko, meron na po palang dugo. So, pero ang inakalang isang beses na pagdurugo. Buwan-buwan na po akong nagkakaroon. Kapag marami pong lumalabas, nilalagay ko po sa spaghetti para pangpalasa din po. So minsan po sumasakit yung balakang ko, katawan ko, yung puson ko. So sign na po yun na paparating na po siya. So kapag paparating na po, lumalabas na po. So iniipon ko po. Tapos nilalagay ko sa spaghetti. Para mas lalong lumasa po yung spaghetti. Dahil sa hiya at takot, umaabsent daw noon sa eskwela si Buboy. Kapag hindi po kami magluluto ng spaghetti, dinidikit ko po itong pulang tela dito sa brief ko. Tapos pinapaikutan ko ng masking tape. Tsaka po ako nagbrief para maabsorb nung dugo, maabsorb nung tela yung lumalabas po na dugo. Yun po kung hindi po kami magluluto ng spaghetti. Kung wala po kaming pangsasahugan nung dugo ko po. Naaalangan din daw siyang bumili ng sanitary napkin. Naiya po akong bumili ng napkin eh. Baka pagtawanan po ako ng tindera. Tsaka yung mga tao sa tindahan. Baka kung ano po isipin nila eh. Kaya pong binibili ko na lang po is pampers po. Pampers na pang adult po. Ito na lang po yung binibili ko kesa napkin po. Baka pagtawanan po nila ako eh. Baka isipin nila nagnanapkin po ako. Mahihain pa naman po ako. At lalong mas naging kalbaryo nung siya'y nagtrabaho. Stay in po ako sa barracks. Tapos habang nagtatrabaho po ako noon, bigla po akong dinatnan. Bigla po akong dinugo. Tapos yung mga katrabaho ko po, iba po yung iniisip nila. Pinagtatawanan po nila ako. Tapos yung boss pa namin sabi, uy, may kasama pala tayong tomboy dito, sabi po. So nung panahon po na yun, parang gumuho po yung world ko eh. Sobrang nang liit po ako sa self ko. So ang ginawa ko po, umuwi na lang po ako habang umiiyak while crying. Tapos itinulog ko na lang po yung sama ng loob ko. Sobrang nasaktan po ako nung that time na yun. Ouchie, baby. Isa pang nilinaw si Buboy. Kung sa babae, sa pribadong ari lumalabas ang regla, ang kay Buboy... Sa wet po ko po, sa tumbong, doon po lumalabas yung dugo. Nagtataka nga po ako eh. Every time na babanyo po ako, may lumalabas na red. Sobrang sakit. Hindi ko alam kung anong gagawin ko.
sa babae po, sa ano nila, sa akin, sa wet po. Hindi ko po ma-imagine. Sobrang nanghihinayang po ako kung bakit nagkaganto ako. Hanggang nakilala ni Buboy ang babaeng unang nagpatibok ng kanyang puso. Pero inilihim niya sa kanyang nobya ang problema. Hindi ko po talaga sinasabi sa kanya kung ano yung mga sikreto ko. Pero yung masaklap po is nalaman din po niya. Yun yung masakit. Parang niloko ko siya. Ganun. Sinabi niya nun. Pero ika nga nila, walang lihim na hindi nabubunyag dahil sa ikalawang taon ng kanilang relasyon. Nakita niya po yung dugo sa brief ko po. Tapos tinanong niya po kung ano yun. Tapos ang sabi ko po, hindi ko alam. Baka ketchup, sabi kong ganun. So doon nagtaka po siya. Pero wala pa po siyang sinabi nun. Hanggang napadalas na raw na makita ng kanyang kinakasama ang mantsa sa kanyang underwear. Tapos sabi niya po, baka may sakit ka na, sabi niyang ganun. Tapos sabi ko, baka nga meron. Pero sa palagay ko po, parang ano eh, tinetesting niya lang po ako nun para sabihin ko yung totoo. Pero wala eh, sinungaling po ako eh, hindi ko sinabi sa kanya eh. Sa huli, tuguan pa rin ang puso ni Buboy dahil matapos ang 4 na taong relasyon. Iniiwan niya po ako eh. Kasi kapag dinadatnan po siya, konti po yung dugo na lumalabas eh. Kapag ako po yung dinudugo, halos 5 galon. So parang naangasan po siya, parang nanliit siya sa sarili niya. Parang natalo ko siya. Parang nasapawan ko po siya. So iniwanan niya po ako. Ano, masakit din. Pero okay lang. Kasi nanalo ako eh, mas marami yung dugo eh. Mula noon, natakot na siyang muling umibig. Sobrang scared na po ako. Baka mamaya malaman na naman nila na meron akong reneregla. So baka masaktan mo lang din sila. So natatakot na po akong umibig. Ayoko na. Kung may isang bagay na pinapangarap si Buboy, yan ay ang makabuo ng sarili niyang pamilya. Dahil kapos sa pera ni minsan, hindi pa raw siya nakapagpa-check up. Gusto ko po talaga magpa-check up para malaman na din po, para gumaan po yung feelings ko. Kasi hindi ko na po alam kung anong gagawin ko. Sobrang depressed. Stress na po ako. Gusto ko po talaga magpa-check up para maliwanagan po ako. Kung ano po yung sakit ko, kung ano po yung pwede kong inumin na gamot para malagpasan ko po itong pagsubok na ito. Ano ba talaga ang kanyang kondisyon? Nung in-examine ko siya. Talaga nga bang siya'y niriregla? Hindi ko naman po akalain. Natatakot pa rin po ako. Susunod na. Lumapit sa aming programa si Buboy dahil anya. Kahit alam niyang siya'y lalaki, pero di umano, niriregla siya. Bun-bun na po ako nagkakaroon. Sumasakit yung pusong ko at saka balakan ko at saka gusto ko lagi matulog. Ayon sa initial check-up. Pwede pong simpleng almoranas lang, pero dapat po nating ma-evaluate din ang isang pasyenteng dumudumi ng dugo. Kailangan nating malaman kung meron po siyang ibang sakit kagaya ng infection o ng mga tinatawag din po nating inflammatory bowel diseases. Kailangan nating masilip yung malaking bituka niya through colonoscopy po. Ang regla kasi, kung tutusin, dapat may hormonal imbalance yung tayo din makikita sa kanya. Pwede ibaliwala yung sinasabi niya na para nagre-regla siya. Dual of CT scan para evaluate yung surrounding organ sa colon. Reproductive system niya, kung talaga bang normal din. Madugo ang pinagdaraanan ni Buboy dahil sa kanyang kondisyon. Sana maliwanagan tayo sa ganitong mga pambihirang kaso para imbes na ang mga katulad niya ay husgahan o pagkatuwaan, hindi ba't mas dapat na sila'y intindihin at tulungan. Thank you so much, mga kapuso. Thank you.
akala ko nakakain lang ako ng panis na tae kaya sumakit yung tiyan ko. Tapos pagtingin ko dun sa may likuran ko, sa may wet po ko, meron na po palang dugo. So rineregla na pala ulit ako. Pakita mo, pakita mo. Buwan-buwan na po akong nagkakaroon. Kapag marami pong lumalabas, nilalagay ko po sa spaghetti para pangpalasa din po. So minsan po sumasakit yung balakang ko, katawan ko, yung puson ko. So sign na po yun na paparating na po siya. So kapag paparating na po, lumalabas na po, so iniipon ko po, tapos nilalagay ko sa spaghetti para mas lalong lumasa po yung spaghetti. Sobrang scared na po ako. Sobrang scared na po ako. Baka mamaya malaman na naman nila na meron ako, rineregla. So baka masaktan lang din sila. So tatakot na po akong umibig. Ayoko na po. Ayoko na. Takot na po ako. Takot na ako.